And good morning sa inyo dyan sa Pilipinas at good evening naman sa US. Hello nga pala sa ulit sa inyo. Ako nga pala si Twitch Pinoy and you are watching the Boston Major 2016 main event last series of day number 2. Ito na nga, best of 3 series between LGD Forever Young against LGD Gaming, mga chong. So ito, first 2 bans ng LFY is Legion Commander and Shadow Demon Enigma, tsaka Ursa naman para sa LGD. Ito, Forever Young, Batrider, first pick para sa LGD Gaming, hinihintay natin dito. So kung saan kayo nakabit, good luck sa inyo. Pero Shao 8 ako dito, Shao 8 Forever Young, Nyx Assassin and Ogre Magi ang pick dito ng LGD Gaming. Second pick naman for Forever Young dito, hinihintay natin. We're gonna see Hero. Siyempre makakita tayo ng Hero dito, pero tingnan natin kung sino ipipick nila. Steady lang kayo dyan, steady pogi lang, mga chong. 10 seconds remaining. Good morning, Jetrix. Nasend ko na yung ano sa'yo, yung napalanunan nung last giveaway natin. Actually, ko-confirm ko pa dito sa phone ko. Munti ko pa makalimutan. Medyo sabog na tayo, kanina pa tayo nagka-cast ng game. Pero tuloy-tuloy lang tayo dito, mga tropa. Si Kuya Nick, nireplayan ako, Dre. Wala na. Pero shoutout kay Kuya Nick, Wombox Combo. Thank you for hosting. At ito nga, tatapusin na natin ang ating series na ito for today. So, hopefully 2-0 para tapos agad. Dahil may prayer meeting pa yata ang Twitch Pinoy Doodles. Aha, Silencer ang pick dito ng Forever Young. Ito, third ban na naman para sa LGD Gaming. Well, pag 2-1, edi game 3. Easy game 3, tropa. Third ban. Ay, binon. Bad trip. Respect ban. Shao 8's Enigma, mga chong. Grabe naman. Bad trip. Ngayon ko lang napansin. Walang Shao 8 Enigma. Grabe. Pero Shao 8 yan. Kaya ni Shao 8 yan. Alchemist ban dito. On the side of LGD Gaming. Third ban naman. Para sa Forever Young dito. Hinihintay natin. Pwedeng Life Stealer. Dahil Infest ban from Vendetta. Napakasakit niyan, tropa. Steady lang. So Slark ang napili nila dito. Pero eto, tuloy-tuloy lang tayo dito. Fourth ban for LGD Gaming. Kahit si Ishii natulog na yata. Oh. Ishii. Pero eto, fourth ban on the side of LGD Gaming. Hinihintay natin dito, mga chong. 10 seconds remaining. Steady bogey lang. Aha. 5 seconds remaining. Tuloy-tuloy lang tayo dito, mga tropa. Ito, Timber Soul ang ban dito ng LGD Gaming. Fourth ban para sa Forever Young. Guys, open pa rin yung bet natin for the first 10 kills, ha. A, LGD, B, Forever Young. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nagasaya rin ang 4th man dito ng LGD. Ito, 3rd pick for LGD Gaming. Lifestealer, open pa. Infest Nyx. Makati yun, tropa. Steady. Marami pang open na heroes dito, mga chong. 5 seconds remaining. Reserve time. Pero steady lang. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Aha, wala pa rin. Naghihintay pa rin tayo. Shoutout sa ating 78 viewers. Thank you for still hanging out. Meron ba dito hindi pa natutulog simula kagabi dyan sa Pilipinas? At ayan na nga, Nyx Assassin and Lifestealer combo on the side of LGD Gaming. So, out to doodles. Oh, offlane Batrider, Silencer might be a support dito. So, let's see kung sino ang hard carry. Open pa yung Juggernaut. Ayan na nga, Juggernaut. Nice prediction coming from Twitch Pinoy. So, Juggernaut pick. So, na-counter din nila yung possible na actually Ogre Jagger. Pero meron na silang hard carry dito, which is Lifestealer. Fourth pick naman para sa LGD Gaming ang hinihintay natin dito.
So mayroon pang mid lane na kailangan, tsaka 10 seconds isang remaining. support. So let's see kung sino pick nila dito. Wisp, Ayo ang fourth pick dito ng LGD Gaming, mga tropa. Fourth pick naman on the side of LGD Forever Young. Aha, eh ako kanina pa 12 AM, wala pa rin kuya ni Kaya. Ay. Pero eto, let's see kung sinong fourth pick dito ng LGD. Aha, Juggernaut. Sino magandang i-partner kay Juggernaut dito? We'll see. Reserve time. Aha. Sino bang magandang support dito? Dazzle? Pero I doubt na magdadasil sila. Tingnan natin. Pero may ayaw kasi eh. Ayaw. So let's see. Palag-palag lang tropa. Palag-palag lang tropa. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Fourth pick. Wala pa rin. On Forever Young. So, steady lang kayo dyan, mga chong. Steady lang, mga chong. Fourth pick, napakahirap mag-predict ng isa pang support dito. Pero we'll see. Necro. Possible Necro para pag... Sand King! So, Sand King support dito for Forever Young. Let's see rin, ha. Kasi pwedeng mag offlane Sand King support Bat Rider, pero kanina ginawa yan ng ano, ah, ng newbie, which cost them the game 3. So walang nagawa yung Bat Rider support. So hopefully gawin nilang offlaner to, pero fifth ban on the side of LGD Gaming dito. Wala pang mid laner nitong Forever Young. OD pwedeng iban dito. Medyo makatay OD. Open pa yung OD. May invoker pa din. Pwedeng iban. Let's see. So steady lang, steady pogi mga chong. Razor ang ban dito. So Chinese Dota nga mga tropa. So parang napansin ko laging binaban nila yung Razor dito. Pero eto, steady lang. Yung prediction nitong caster napakalayo. Well, at least yung Juggernaut ko tsaka Lifestealer, tama. Kaya nga prediction pare, hindi tama. Remaining. Hindi naman laging tama. Prediction nga pare. Oh. Diba? Oh, yun o. Oh, OD ban, mga chong. Grabe, kailangan pag prediction tama lagi. Oh, hindi naman ako si Nostradamus pare. Easy ka lang. Diba? Si Nostradamus nga nagkakamali sa End of the World eh. Ako, prediction sa Dota lang. Grabe ka, sir. So, DK mid dito for Forever Young. Isang team lang yan, hindi. Pero under one umbrella sila, which is LGD. Steady lang. Pip pick on the side of LGD Gaming, mga chong. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tuwing kung galing ako mag-predict pa rin, nagtumaya na lang ako loto, milyonaryo na ako ngayon. Hindi, nag-grade yan. Hindi, sorry lang. Sorry na pare. Hindi, tama, pasensya, napagod kasi ako eh. Diba? Intindihin nyo na lang ako. Intindihin nyo na lang ako pare, di ba? Medyo sabog na. Medyo sabog na mga tropa. Wait lang ito. Pip pick on the side of LGD Gaming, hinihintay pa rin natin. Haskar pwede mid lane. Ayo Haskar. Sino pa ba? Tinker. Nanghula lang ako eh. Kuya pabati po ulit from Canada kay I am Nathan. Shoutout sa iyo. Kaya nga pretty key, hula-hula lang eh. Pabati po ako po from Italy kanina pa ako. Misty Candy FB Link. FB Link po. Girl ka po, Misty Candy. Kamusta po? Ang galang bigla. Shadow Fiend, mga chong. Pero ayo ah. Ano to? Ayo Nix yung maglilibot. Pwede.
Pero Shadowfiend maybe, mga chong. Shao 8 Bat Rider. Aha. Shoutout kay Bangboy 69. Bangboy 69, shoutout sa iyo. De, meron pa naman Equinox. Okay lang 'yun. Chill lang naman ako, nanti-trip lang ako, pare. Kailangan ko magising kasi. 'Di ba? Kailangan ko magising, pare. Wala na po si Ate Ishi, natulog yata, pare. Inantok yata si Ishi. Kulang din kasi tulog ni Ishi, pare. 5 seconds remaining. Ito, player with highest total magic and pure damage dito. Sino ba? Ogre. Hindi, silencer. Total number player deaths 26 death. Total number smoke gun kills 2 3. Player with most kills at 10 minutes. Pucha. Yan. Shout 8 tayo, shout 8. So ito guys, papakilala natin ating player for today. For LGD Gaming, we have XZ, Ogre Magi, G-Sing, Nyx Assassin, maybe Shadowfin, Ame, Lifestealer, Victoria, Ayo. At para naman sa Forever Young, we have Shawit, Battle Rider, Super, Dragonite, Yao, Sand King, Standin DDC for Silencer, and Standin END for Juggernaut, mga tropa. May boyfriend na siyang Italiano. Ay, marunong naman ako mag-French. sino ka dito, Kuya Twitch? LGD or LGD? Forever Young? Forever Young, pare. Forever Young. Shawit ako eh. Pero yung napanood ko lang talaga na laban ni Shawit, eh, yung nag-enigma siya. Pero bumilib ako sa galing niya. Pero respect ba yung enigma ni Shawit? So, hindi natin makikita. Kaalungkutan. Pero, kung tatanungin mo ako, ay, ganda ng DK, oh. Bangboy! Bangboy! Ito, naito mo yung DK na to, Bangboy. Ayan lang, promise. Ito, Bangboy. Yung DK na to, Bangboy. Bangboy ah, naito mo na yung DK na yun ah. Alam mo na. So, support Shao 8 dito. Ibibabysit niya itong si DK. Oh, against dito nga sa SF with, with Ayo. So, yung laning phase natin, ayan. Unti-unti nyo na nakikita. For the bottom lane naman, we have itong offlane Sand King against itong si Ogre Magi against Lifestealer. And on our top lane dito, offlane on the side of LGT naman is itong si Nyx Assassin against Silencer. Tsaka itong si Juggernaut, mga tropa. So ito, balik tayo sa ating cameraman. Ito, nagkaka-chanian dito sa middle lane. Steady lang tayo, mga tropa. At ito na nga, nagkakaharasan dito si Ogre Magi. Pero ito, tuloy-tuloy lang tayo, mga tropa. Impale Harass. Ito, steady lang tayo, mga chong. Ito, hinahampas dito itong si Silencer, mga tropa. So, nanghaharas pa itong si Nyx, pero ito Victoria, Ayo. Steady lang. CS wise lamang dito yung DK, mga tropa. Humahabol dito yung SF. Pero mamaya lalamang yung SF dyan, dahil pag nagkaroon na siya ng souls. Pero ito, steady lang. May yung ano dito ah, yung kulang medyo ng pang hold. Actually hindi, sakto lang din. Pero ito, puro. So, 2 minutes into the game, wala pa rin nangyayaring bakbakan. Kuya Twitch, ilang taon ka na? I'm 21 years old. Ito. Harasan, walang nangyayari dito ng bakbakan. Mukhang mali na naman yung prediction ko. Ay, si Prince Glian din pala nandyan. Shoutout sa iyo, bang bad boy ng Twitch, si Prince Glian. Ito, Xiao A trying to take some neutral creeps dito. Pero katay. Pero Prince Glian, nakita mo yung set ng DK? Okay na ako ah. Okay na ako doon. Pero ito, Xiao A tuloy-tuloy lang yung farm dito. Oo nga, no, ba't hindi kasi yun yung pinili ko? Ang tanga ko rin eh. DSF.
Pero dito, Ignite on Sun King dito, mga tropa, hinahabol dito ni Ogre Magi. Pero mawala yung clarity niya dahil na-hit siya dito ng tower. Ito, easy lang mga tropa. 3 minutes into the game, wala pa rin na first blood dito. Ito, si Ame. Lifestealer, CS-wise, DK pa rin ang lamang dito. Ito na, humahabol na yung SF sa ating CS. Dahil tumataas na kanyang souls dito. Pero ito, Impale, Tether in. Nagkakaasaran lang. Shoutout kay Rasta23. Rasta, gusto mo mag-coca sa akin? Iniwan ako ni Ishii. Pero ito, babysit dito si DK with that Batrider, mga tropa. Steady lang. So sa mga nagtatanong, this is a best of 3 series, mga chong. Game 1 pa lang to between these 2 LGD teams. So this is LGD, the main one. Yung LGD talaga versus LGD Forever Young. Ito Ayo tsaka Xiao 8. Sticky na pang stock. Pero may tether out doon yung Ayo. Pero ito DK Dragon Tail on Ayo doon. Ito na first blood yung nasa taas. Nahuli si Dragon Knight. Actually yung middle lane umasim. At ayun, 2 heroes down on Cell Forever Young. Bigla kasi yung cameraman, nakala ko nasa taas. Pero ang nahuli pa doon itong Dragon Knight, medyo maasim eh. Pumasok eh. Too deep, bro. Steady lang. Oh, game 2. Sige, para game 2, game 2. Sabaw gulay, JV na. Ay, sabaw gulay. How are you? Pero ito, mga tropa, tuloy-tuloy lang tayo dito. Steady lang, 5 minutes into the game. 2-0 in favor of LGD. Ito, nag-rotate. Nakita dito itong silencer. Ignite, hinahabol dito. At ito, fire blast nga mga tropa. Pero mayroon tumatama na spirits. Pero mamamatay sa Blade Fury yung Ayo. Hinahabol ngayon itong Nyx Assassin. Nyx Assassin, wala pang carapace. Nice impale. Pero nakapagsal dito yung Nyx Assassin at makakataka siya dito. Then that's a 1-for-1 trade. Dalawang support mga tropa. 3-1 yung score. Lamang pa rin yung LGD. Steady lang mga tropa. Ito, race haras from SF. Ito, si Ogre Magi. Inaharas ni Xiao 8. Ito, nakadinig ako ng tether dito. Ito, nahuli yung Batrider dito. Yung spirits ni Ayo tumatama. Pero Dragon Tail on Ayo. Ayo target nila dito. Plus Fire Breath, nalusaw yung Ayo. Ito, DK hinahabol si Ogre Magi. Si Xiao 8 magpapamatay sa Ancient Creeps. Another 1-for-1 trade dito. Pero lamang dito yung LFY dahil nahuli nila. Napatay nila talaga yung Ayo. At yung Batrider naman ay nagpamatay lang sa Neutral Creeps. Steady lang mga chong. Steady pogi lang. At ito na nga, tuloy-tuloy sila dito. Nagpo-push ngayon itong LGD Gaming sa network natin. Lamang dito ngayon ang SF. Sumusunod naman yung Juggernaut and then Lifestealer dito. So medyo dehado LFY dito with that DK pick. Kasi Lifestealer yan. Although may Juggernaut naman sila. Pero kaya pa to. So let's go Xiao 8. Pero ito 7 minutes into the game. Si Xiao 8 nagpa-farm lang sa jungle dito. With those stacks. Steady. Ito nakita mayroong stack doon. Pero nagpapa-XP lang si Nyx. Steady lang mga tropa. At ayun na, may Vendetta na dito si Nyx Assassin. Let's see.
So meron ng invest na rin si Live Stealer dito, so we can see or we will see maya maya ito ngang vendetta bomb coming from LGD Gaming. Aha. SF dito, free farming sa middle lane. Yung top lane na iwanan na. Dire's middle tower is under attack. Steady, may haste rune pa dun sa baba ng river pero hindi kinuha. Radiant's top tower has looked better. Yung Jagger na sa top lane, free farming din mga chong. Hindi lang pinapakita ng cameraman natin. Radiant's top tower is under attack. Pero napakagandang wards dito ng Forever Young at mukhang nakita na ispatan itong Vendetta Bomb na balak dito ng Forever Young mga tropa. At ayun na nga, walang mahuhuli. Napakagandang positioning ng Observer Wards dito coming from Forever Young mga tropa. Pero ito sa mid lane, walang sentry wards dito, pawala na yung Vendetta pero aabot pa sa DK. Pero may haste rune siya dito, nakaramdam, merong sentry wards sa mid lane at nag-failed yung mission dito ng LGT to do that Vendetta bomb mga tropa. Pero ito mid lane na lang ang kukunin nila dito. Let's see kung may contest coming from Forever Young. Pero ito tuloy-tuloy lang tayo, wala pang mga ultimate to. Pero ito nalaso yung Life Stealer, namatay yung Life Stealer agad dito. Nyx Assassin Delicado, nakakarapi siya dito pero mamamatay din. Two heroes down on the side of LGD mga chong. Steady, 3-4 yung score in favor of Forever Young mga tropa. Ayun yung gold exchange natin pati XP exchange, lahat pumabor sa Forever Young mga tropa. Aha, steady lang. Napakaganda ng placement ng wards doon. Ibang galawan dito ng Forever Young mga tropa. Ito na nanakawan pa pero ayun, nasiraan na ng sentry ward sa middle lane. Pero ito tuloy-tuloy lang. So shoutout sa ating mga viewers dyan. If you haven't followed the channel, please do follow my channel mga tropa. Ito na nga kinukuha na kanila Fire Blast on DK dito. Pero tuloy-tuloy lang yung push nila dito. Madi-deny kaya. At na-deny dito ni Dragonite yung middle tower. Kalungkutan dito on the side of LGD. Ito. Sadla ang nangyari doon. Ito, Impale, Delicado, na last word dito pero may Carapace, napakaagang pinap. Ito, Delicado, pero may Vendetta, wala silang detection dito. Ayun, naglagay plus Omni Slash. And nice kill dito coming from Forever Young mga tropa. Pero ito, Delicado, may Sandstorm. Pero ayun, nagbarrow strikeout pero nahuli pa rin yung Sun King sa baba. Pero ito, Flaming Lasso on SF dito, DK, pinapalagan. Ito, naku, Delicado pa yata yung DK dito pero napatay muna yung SF. Sumunod naman yung Ogre Magi dito. Ito, napakasakit dito nung Tether Life Stealer. Ito, Bat Rider naman Delicado pero may tower, nagtagal dito, nabuhay pa itong Life Stealer. 3-4-3 yung naging palitan doon mga tropa. Pero ayun, nice tagal coming from Life Stealer mga tropa. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. So steady pogi lang mga chong, 6-8 ang score in favor of Forever Young. Pero yung network natin lamang dito, yung SF, yung Shadowfin ni Maybe, tsaka itong si Lifestealer. Pero hindi naman sila nagkakalayo in difference in team network tsaka. Pero yung XP lamang ng 1-5 itong Forever Young. So meron ng relocate dito si Ayo plus ulti. Wait lang nga, ayan, may ulti na itong si halos lahat dito may ultimates na. Tingnan natin. So ayan, let's see kung anong plano. Tingnan natin.
Ito may nakabendeta dito. Pero yun, di natin nakita. Nahuli na naman ni Lifestealer yung Sun King dito. Pero ito, Blade Fury, inihinahampas-hampas dito. Pero nakapag-tether out, right click from Silencer. Hindi umabot na Fire Blast. Ito, delikado pa. Itong ano, naku, mamamatay dito yung Juggernaut. 2 for 1 yung naging trade dito, mga chong. Nahuli nung Silencer yung Ayo, pero namatay yung Juggernaut. Kalungkutan gaming yan. 8-9 yung score. Malapit na natin makakuha yung first 10 kills natin, mga tropa. Pero ito, SF and Nyx trying to take towers dito. Objective gaming. Aha. Steady pogi lang, mga chong. Tuloy-tuloy lang tayo dito. At ito lang nga. Item check tayo mabilis. For Ogre Magi, meron siyang Arcane Boots. Orb of Venom dito, Windlace. Para naman yung Nyx Assassin, 4-man Shield, Arcane Boots. Para naman yung Shadow Fiend dito, Dragon Lance, Ring of Aquila, Power Trance, tsaka Bote, tsaka Magic Wand. On Lifestealer naman, Mordigan, plus Echo Saber, mga chong. So, plus Face Boots, plus Blightstone. On the side, ito, Ayo pa pala. With 2 Gauntlets of Strength, going for Urn of Shadows, plus Battle, tsaka itong Magic Wand. On the side of Forever Young naman, Batrider now with the Blink Dagger. DK, yung Mordigan niya, hindi pa rin bo, actually pa mukhang pakuha na yata. Titingnan natin, pero wala pa rin. Ito, Smoke of Deceit, pero tutuloy ko yung aking item check. Sand King with the Tranquil Boots. Ito na, Flaming Lasso. Ito, plus Blade Fury, plus Barrow Strike. Ito, kinumit na lahat, pati Global Silence at nahuli nila yung Lifestealer, mga tropa. Ito, nakapag-tether out dito, itong Ayo. Aha, Sun King, ganun pa rin yung gamit, Silencer. We'll go for a Urn of Shot, pero ito nahuli, multicast pa sa banga. Sun King, delikado dito, nakapag-barrow strike out pa, mamamatay pa una. Itong SF, hindi na nakapag-ultimate, ito nakapag-relocate out yung Ayo, pero babalik yan, Chong, yung Juggernaut, Facebook, sa kaya siya yung gamit niya dito. And that will be a 3 heroes down para sa LGD, mga tropa, pero may ito pa makapag-tether out yan, tropa. Hindi na nakapag-tether out. Ito, nakapag-blink in dito. Itong si Xiao 8, hinahabol si Ogre Magi, pero out na sila. Aha. First 10 kills na kuha na ng Forever Young, mga chong. So, i-start na natin. Ayaw mga start, ah. Forever Young, ayan. So, set up tayo. Who will win this game? Edit, ayan. So, LGD or LFY, mga tropa. So ALGD, B Forever Young. So place your bets, mga chong. Aha, steady lang, mga tropa. Ito, may Vendetta Bomb tayo nakikita dito, pero na-scan. Na-scan ng Forever Young, mga tropa. Alam nila galawan ng ALGD, pare. Aha, steady, pero sa push potential naman, mga chong, lamang na lamang sa push dito ang LGD. Samantalang LFY, wala pang napupush na tier 1 tower dito. Aha, steady lang, mga tropa. Aha, eto, naging phase out na nga. 16 minutes into the game, mga tropa. May 2k gold na yung Juggernaut dito. Banting pamanta style na siya. SF going for the BKB for his next item dito. Pero ang ganda talaga ng DK set to. Bang Boy, Prince Glian. Kung nakikita nyo yung DK set na yon, masaya na ako dun eh. Pero Sun King, just few hundred golds away for his Blink Dagger. Pero ito, tuloy-tuloy lang. Ganda talaga ng DK set na yun, no? Parang sarap gamitin. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. So ito, objective gaming on the side of LGD, pushing towers. At ito na nga, nakuha nila yung tier 2 top tower dito. Pero ito na, first tower push dito on the side of LF ng Forever Young. Medyo nakakalungkot yan na knowing na meron silang dragon form dito on the side of LFY. 17 minutes bago sila nakapag-push ng tier 1 tower. So kalungkutan gaming yan, mga tropa. So steady lang. Mordigan ngayon lang nabuo.
ni Dragonite dito, medyo nahirapan siya sa farm niya sa middle lane. So ayun, nakuha niya rin yung kanyang Urn of Shadows and Sand King now with his Blink Dagger. Aha, ito na mga tropa. 8-12 ang score in favor of Forever Young, pero yung ating team net worth 3,000 lamang ang LGD. Samantalang sa XP naman lamang dito yung Forever Young, pero hindi naman ganun kalayo. Pero ito, Smoke of Deceit on the side of Forever Young mga tropa. Let's see kung may mahuhuli sila dito. Xiao 8 nangunguna. They go for a Roshan. Tingnan natin. Hindi. Hindi ba sila mag-Roshan? Hindi pa kaya. Oh, ha. Naku, ayun. May nakakita yung Lifestealer dito. Plus go Global Silence. Nag-Omnislash pa rin. Pero ito, SF. Nakapag-ulti. Nalusaw agad yung Sand King. Plus si Xiao 8 na huli, 2 heroes down. Napakagandang BKB noon. Surprise BKB, hindi na lang. Pero inahabol pa rin yung Juggernaut dito. Open wounds, haabot kaya 3 seconds till open wounds. Pero na Dragon Tail itong si Lifestealer. SF mahabol pa rin at hindi na. 2 heroes down on the side of Forever Young. So grabihan. Nakalimutan ko yung skill ni SF na ulti. Requiem yung exchange noon in favor on LGD, both in gold at saka XP. Pati nakakuha nila itong tier 2 tower sa middle lane, and I think they will go for a Roshan. Tingnan natin. Kuya Twitch, nagbet ko ba sa laban na yun? Hindi pare, hindi ko alam yung odds, hindi ko actually tinignan. Simula nung natalo yung Arcana ko, nagminto ako magbet. Bakit ikaw ba parang I am Nathan? Nagbet ka ba? Pero ito. Aha. 10-12 yung score. Nakakahabol dito in terms of kills itong LGD. Pero sa pushing naman, potential nila eh. Wala na halos Outer Rocks itong Forever Young. Medyo mahirap yan, tropa. Raulo ka Gintoki ha. Pero yung Arcana ko naman from Rasta eh, padating na. Ito, pinasok na yung Batrider dito. Epicenter sa gilid, ibinigay. Inuna yung Ayo. Mamamatay ba? Namatay yung Ayo dito. Pero yung DK na sa gilid, yung Sand King Delegado, nag-race. Hindi tinamaan, 1-for-1 trade. Nag-buyback dito yung Ayo mga tropa. Ito, nag-relocate pa loob na ko yung DK Delgado. Napakagandang Barrow Strike to 4 heroes plus Omni Slash. Killing 2 heroes na huli. Ito nga yung Ogre Magi. Pero hindi kay namatay din. Ito, Barrow Strike. Napakaganda. Kahit na suicide Barrow Strike yun. Pero 4 to 4 ang actually naging palitan doon dahil nag-dieback nga itong Ayo. Mga tropa, pero Juggernaut buhay pa rin. Pero makukuha na naman yung tier 2 tower dito sa bottom lane. Ang ganda ng bakbakan doon. Nakita niyo yung stun ng ano nung Sand King Lords? Sino yun? Si Yao. Apat na hero, isang Barrow Strike mga tropa. So steady lang. Ito, farm lang itong si Lifestealer dito. 21 minutes into the game, 14 to 16 ang score. Aha, steady lang. Tuloy-tuloy lang tayo dito mga tropa, kahit na medyo nagkaka-steep neck na ako. Aha, ayan, iibahin ko yung angulo ng ulo ko. Ito, Juggernaut trying to push, pero may Vendetta Bomb na naman dito ha. Actually, wala pa silang nahuli dito successfully with that Vendetta Bomb. Dahil parang alam nila kung paano yung galawan dito, itong tandem na to. So Arui, 4,000 ang lamang difference ng team network nito. Pero XP pantay na sila mga tropa. So walang Global Silence, walang Epicenter dito, tsaka walang Omni Slash on the side of Forever Young. Wala namang Requiem Souls Vendetta yung on the side of LGD.
Radiant's top tower has fallen. So ayun na, unti-unti nang bumabawi sa push itong Forever Young at nakakuha na nga nila itong top tower, pero ito na iskan sa Roshan. Alam nila. So let's see kung iko-contest ba ito ng Forever Young, aabot ba sila? Aabot ba mga tropa? At hindi umabot, masyado silang late mga chong. At nakuha na ni Shadowfiend itong Aegis of Immortal. Aha, steady. Ito, naka-Vendetta plus Smoke of Deceit. Ito na, Vendetta Bomb, pero makikita siya dito. Ayun, na-burst agad mga tropa. Flaming Lasso, Nyx Assassin, pero hindi na huli yung Lifestealer dito. Delikado, yung Nyx Assassin inuuna nila. Nauna rin itong Silencer sa gilid mga tropa. Naku po, delikado. Pero hindi, napap yung Illusion 1 for 1 trade in exchange for a Silencer. Ito nga Nyx Assassin, pero nakumit nila itong Global Silence dito ni Silencer mga tropa. And they will try to take this high ground push dito sa bottom lane mga tropa with the Aegis of Immortal dito. LGD, tingnan natin. Tuloy-tuloy lang. Flaming Lasso, hindi pa up. Dragon Form, wala rin. Epicenter lang ang pag-aasa dito ng Forever Young. At ito na nga, nakuha na yung tier 3 top tower dito. Napakati ng right click dito ng SF. At ito, Milirax, very easily taken by LGD. Ito, TP coming from Juggernaut. Epicenter binigay. Wala pa rin Omnislash yung Juggernaut dito. Hinampas yung Ayu. Ayu inuna, Ogre Magi namatay. Lifestealer, binabanatan dito na Diffusal. Pero ayan, nahuli. Double kill dito. SF nag-iisa dito at mamamatay din yung SF. 4 heroes down on the side of LGD. Pero yung objective naman ng LGD dito nakuha rin. Nakuha yung Milirax dito ng Forever Young. So ayan mga tropa. So mag-item check ako, Ogre Magi with that Mechanism plus Arcane Boots plus Cloak. So Glimmer Cape ang next item dito ng Ogre Magi para makainix assassin dito with a Blinking Dagger, 1k gold on his bank. Sa Arcane Boots, tas Magic Wand for Shadowfin naman. Manta style din ang gamit niya dito. May 1k gold siya sa kanyang bank. At ito na nga makakapag-push na ng tier 1 tower itong Forever Young. Lifestealer, Desolator na plus Plate Mail dito. I think he will go for Assault Keras. For yun naman, yun pa rin. Ito, for team Forever Young, Blink Dagger, same thing dito, pero mag-BKB itong Batrider dito. Dragonite, Kalungkutan Gaming, Armlet of Morrigan lang, tsaka Ogre Club. Let's see kung kailan niya mabubuo yung BKB niya dito. Ito, Sand King, Blink Dagger, and 4-stop. Silencer naman, 4-stop yata, next item niya dito. Let's see, so 4-stop nga mga chong. And for Juggernaut with Diffusal Blade, Manta Style, Face Boots, tsaka Ring of Aquila. So leading in our net worth is SF dito. Sumusunod naman dito yung Juggernaut. Kaya Twitch na nanalo sa Adfinem at Newbie. Adfinem pare. Aha. Steady mga tropa. 26 minutes into the game. 15-21. Kill in favor of Forever Young, pero push in favor of LGD. Aha, steady lang. Once again, this is game number 1 po ha. Game number 1 po ito. So, best of 3 series mga tropa. Walang nahuli doon. Steady lang. So ito, calm before the storm mga tropa. So tingin ko kaya pa naman ng Forever Young to. I think kailangan lang ng additional lockdown dito ni Juggernaut. I think he has to go for Basher dito. Samantala naman si Dragonite dito, ayan na, nabuo niya na yung kanyang BKB dito. So I think he will be a little bit more tankier than before. So ayan mga chong, Nyx Assassin went for Hand of Midas knowing na pwedeng mag turn to as a long game. Pero ito Ayo, meron siya dito ng Ghost Scepter to prevent the Rykrix of Juggernaut dahil siya lagi inuuna dito mga tropa. Aha,
Para saan po yung Pogi Points? So, end of Christmas season, may surprise sa akin yung top 5 sa akin leaderboards. So, ayan. Aha. Medyo naglalag yung stream ko yung Twitch or ako lang, baka ikaw lang pare, okay naman yung sakin. Pero ito, Global Silence, binigay DK Delegado dito, nice barrow strike again coming from. Pero Requiem of Souls ko lang nahuli, namatay agad yung lifestealer dito. Jagger, over Magi, Jagger natin is doing it mga chong. Hinahabol, Nix Assassin, may Gem of True Side ba? Wala silang vision dito. Ay, hindi, may vision sila mga tropa. Hindi, Dust of Appearance lang pala. Delegado at napatay, 3-point kill. Nahuli rin yung arrow, yung Ayo, 4 heroes down on the side of LGD. Walang mga ang may buyback lang is yung Nyx or Lifestealer tsaka Shadowfiend. Pero tingnan natin kung anong balak dito ng Forever Young. Ito na nga yung sinasabi kong comeback ng Forever Young mga chong. So SF lang yung nabuhay dito. Pero Juggernaut, I think he will go for a BKB next mga tropa. Steady lang mga chong. Aha. Actually feeling ko nagloloko nga yung internet ko unti. Unti lang naman. Pero ito, tuloy-tuloy lang tayo. 1525 in favor of Forever Young. Network, hindi na masyadong ganun kalayo itong SF. Dito kay Juggernaut. At ayan na nga, nabuo na ni Juggernaut dito ang kanyang BKP. Pero I think he should build a basher o kaya siguro MKB. Pero ito, tuloy-tuloy lang. So mukhang magpupush pa rin dito ang LGD ah. At mukhang magde-def na naman itong Forever Young dito. Ito, Vendetta. Wala pang Roshan tropa. Ito na scan itong lifestealer dito mga tropa. Ganda lagi ng laso ni Batrider pare, si Xiaowei dyan eh. Pre-finals na to, hindi pare, this is just round 16 pare ng Boston Major. Shoutout sa iyo Kuya DJ Aren Suberex. Thank you for the Dead by Daylight. Pero ito mga chong, nagkamuyan lang. Play safe pang both teams dito. Radiant's top tower has looked better. Steady lang. Still 1525 score, 30 minutes per game, game 1, best of 3 series mga tropa, magandang bakbakan, pinapakita ng both teams dito. So 30 minutes, I'll do a quick item check dito for Ogre Magi, yun pa rin yung gamit niya. For Nyx Assassin naman, ganun pa rin, hindi ko alam kung nasa base lang. Shadowfiend now with the Eagle. Eagle Song mga chong, so he's going for a butterfly para naman kay lifestealer dito. Yun pa rin, ito Batrider kakakuha lang ng BKB niya. So still be a Ghost Scepter on Ayo. At ito nga on the side of Forever Young, Batrider with a BKB, Trammel Durant sa Bling Dagger, Dragonite, Gem of True Sight tsaka Plate Mail dito. Sand King naman, yun nga point booster, tapos itong Bling Dagger tsaka 4 stop para naman kay Silencer, 4 stop tsaka itong Urn of Shadows at Juggernaut. Next item niya dito, tinitingnan pa rin natin hanggang ngayon. Steady lang ngayon mga tropa. Ito, mukhang mahuhuli dito itong si Nyx Assassin, naka Vendetta mag-isa. May vision kaya sila dito mga tropa. Ito, nagkakakutuban, walang sentry wards. Pero may gem yung Batrider dito. Pwede niyang mahuli. Hinahanap nila yung Nyx Assassin. Pero wala. Masyadong malayo. Steady pogi lang mga chong. Pero ito. Smoke of Deceit.
Coming from forever young. Ito, mga magkakasalubungan dito mga tropa. Ayun na, huli, Barrow Strike on Lifestealer. Naalaso pa dito plus Global Silence. Inatak-hatak at mamamatay agad dito yung Lifestealer plus Omnislash. Onyx Assassin, 2 heroes down mga tropa. Godlike na dito. Itong si Juggernaut, buyback status. Walang buyback status dito yung Lifestealer. Are they going to attempt a high ground push dito? 55 seconds pa yan, napakabilis with that Manta style. Coming from Juggernaut plus Dragon Form dito ni Dragonite mga tropa. Ito na nga, tier 2 tower will full fall. Ayan na nga, high ground push. High ground push mga tropa. Batrider nasa likod lang. Ito, Nyx Assassin. Wala pang Vendetta yata. Patay yung Nyx Assassin. Pero merong Requiem of Souls dito si SF. Wala silang gagawin. Wala silang initiation. Wala silang Infest Bomb dito. May Epicenter pa para coming from Sun King dito. At ito na nga, Healy Rocks kukunin nila dito. Aha, ito TP out, safety, objective gaming mga tropa. Pero kasi ayun, yung SF pala, kinuha rin yung middle lane. Nag-cut creeps mga tropa. Kinuha yung rock sa baba. Napakaganda pinakita dun ni Maybe. Susalisi, rat dota mga chong. Pero ito ayun, nahuli. So kaya pala walang nagde-defend dun. Anong oras na tapos si Kuya Nick? First series. First series pare. First series tropa. Pero ito network, taunti na lang difference dito. Ito, Smoke of Deceit tsaka Vendetta Bomb o na gising. Pero ito, hindi sila madedetect dahil naka Smoke of Deceit nga. Pero ito, magkakasalubungan. Ito, nasa Roshan Pit sila dito. Batrider, nakita nag-pop yung, ayan, nakita nagkakitaan dito. Ito, lumabas sa, ayan, nag-BKB pero nahatak, nahampas pa ng Vendetta. Itong si Batrider, namula siya dito. BKB pop, naku, hindi naman nila ginawa mga tropa. Ito yung napili nila. Itong Lifestealer, mamamatay na naman yung Lifestealer. Wala pa rin buyback yan tropa. Pero ayun, sa gilid, si Juggernaut, nahabol itong si SF mga tropa. And Juggernaut is simply doing it with that another Global Silence. Nag-BKB pa, pero Requiem of Souls, walang namatay dito. At ayun na nga, namatay SF. May buyback dito, Lifestealer, wala pa rin. Aha. Aha. So, Butterfly na pala yung ano doon, yung SF. Kaya pala nagmi-miss yung Juggernaut, pero ito, Roshan. Dito para sa Forever Young. Sabi sa inyo, Xiao 8 yan eh. Xiao 8 yan, mga chong. Aha. So, yan, mga tropa. Teach Pinoy, sir, sino-sinong team ang laglag sa Boston? Wings laglag? Sino pa ba? MVP Phoenix laglag. Hindi, actually tama ba, pasok yung MVP. Hindi, laglag yung ano. MVP Phoenix, Faceless laglag. Sino pa ba? Iniisip ko pare. NP laglag. Sino pa ba? Sino pa ba? Sino ba yung first game? IG Vitality laglag. Marami na nalaglag tropa. Mamaya, sabihin ko lahat. Nakakalimutan ko eh. Pero Butterfly din ang binuo ni Juggernaut dito. Mga chong, so item check tayo mabilisan dito. Ogre Magi with that Mechanism, Arcane Boots, yung pa rin. Cloak pa rin. Nyx Assassin, ganun pa rin. Pero meron siyang 2,700 on his bank. Shadow Fiend, ganun pa rin. Meron siyang 1,400 sa bank niya. Lifestealer with that Assault Keras, 1,300 gold on his bank. Ayo, ganun pa rin. Pero meron siyang 1,000 gold dito. Tapos, ito. Yun, Adfinem, laglag din. So, ito. Batrider na same pa rin, plate mail yung dagdag sa gamit niya dito. And then Dragon Knight, still the same items pero may paparating na gamit siya dito. Let's see kung ano yung makukuha niya. Assault Keras din para kay Dragon Knight. So Sun King dito, Aghanim Scepter ang nadagdag sa gamit niya dito, at Silencer Mechanism mga tropa.
So, kailangan mag-MKB dito ng Juggernaut maya-maya. Pero kaya niya na rin eh. Kaya niya na rin, trope eh. Sino ba yun, oh? Pante ni Cindy laglag. Noobie ang laglag. Oo nga, noobie ang laglag, pare. Noobie yung laglag. Nalilito ko. Wait lang. Ito, nalaso. Yung Nyx Assassin, mga tropa. Buhay. Ito. Kinas ko yun eh. Nakalimutan ko. Hindi kasi may nag-type kasi na adpinim laglag. Ngayon, si One Piece. Panalo yung adpinim against no, ano yung newbie, ano ka? One Piece, huwag nang ginugulo. Nagbabasa lang ako eh. Nagbabasa lang ako, pero ito, tier 2 tower sa bottom lane. Aha. Tuloy-tuloy lang tayo. Ito, another easy push. Hindi pa ginagamit yung Manta style dito. Bumagsak na nga itong tier 2 tower. Naka-dragon form yan. Susulitin nila yan. They will go for a high ground push dito, mga tropa. Aha. Ito, Manta style pop. Ogre Magi lang mag-isa dito. 45, pero walang death. Pero nag-back dito. Yung forever yang magde-defend ba sila dito, mga tropa? Nako, nag-defend nga sila, mga chong. Pero, ito, DK, wala nang dragon form dito. Open wounds, pero napagandang barrow strike. Ito, malayo dito yung ano, yung juggernaut. Pero ito, ang lalim mo, tropang yaw. Pero nice force stop out, mga chong. Aha, steady. Aha. Steady lang kayo, mga chong. Aray, nagbabasa lang ako eh. Pinag-i-tripan nyo ako, ha? Pero ayos lang. Aray, yung ulo ko sumasakit na. Pero tuloy-tuloy lang tayo dito. So, sinong bet nyo dito, mga tropa? Pero ako kasi, shout-out ako dito eh. Shout-out. Shout-out pa rin, mga tropa. Aha. Ito. May backup. Itong, grabe siya. Paranoid. Paranoid yung Nyx Assassin. So, hindi na maximize dito. Yung, actually, ayun, yung Aegis of Immortal plus yung Dragon Form kanina, hindi sila nag-high ground push dun. Although, mas maganda naman yung potential ng, ano, yung pag-push nila sa bottom lane. Aha. Kanina pa ba gising si TP? Pare, game 2 pa lang ng day 2 ng Boston Major si nagkakas na tayo. So, ayun pare. Oy, English daw. I will try to say some English words but I cannot really cast this game on English because this is a Tagalog casting for this Boston Major. I'm really sorry, B-Pinks, but I will try to speak as much English as I can. But here we go! Nyx Assassin bursting this Batrider at nahuli nga yung Batrider and I think nasa kanya yung gem. Ayun nga, nalaglag pa yung gem of true sight at nakuha ito ni Nyx Assassin. May buyback ba? Itong si Oh my lord. Oh, ano si the buyback, bro? Buyback Batrider. Meron. Network natin. SF pa rin ang lamang. Pero hindi naman nagpapahuli. Itong si Juggernaut. Pero yun nga, 41 minutes into the game. 16-32 ang score. May chance pa rin matalo itong Forever Young. Cause this game is not about kills. It's about the towers, bruh. Ayan yung laglag from Equinox Newbie, E-Home, Faceless, MVP, Phoenix, Warriors Gaming. Hindi, Warriors Gaming nanalo, diba? Uy, Warriors Gaming Unity nanalo. Nanalo kaya? Complexity yung tanggal, pare. Complexity yung tanggal. Alam ko pasok yung Warriors Gaming Unity, pare. Nililito mo ako, ha? Nililito mo ako pare ha. Sino nanalo sa first 10 kills? Pare yung nanalo sa first 10 kills, hindi ko maalala. Pero ito, Forever Young yata yung nanalo.
Pero ito, nalaso itong SF plus global silence, ginangat-ngat ngayon plus barrow strike. Na-burst agad yung SF dito. Itong inangat-ngat naman yung Nyx Assassin, mabawi na yung Gem of Prosight to 3 rounds down on the side of LGD Gaming. Buyback status, mayroong mga buyback yan mga tropa. Aha, steady lang mga chong. Ito, nagsibuybackan na SF, hindi pa nagbabuyback dito. Although wala rin kasi siyang souls dito, pero ito na pa, first buyback 3 heroes, tier 3 tower nakuha na. Pero ito, magbabackbaw, itutuloy nila. Ito, lumaban mga tropa. Lumaban, Juggernaut, delikado dito, mamamatay, pero may Omni Slash, mga chong. Ito, plus Epicenter, coming from Meow. Ogre Magi, delikado, nagbuyback yung Ayo dito. Shadowfin, nahuli si Xiao 8. DK, mamamatay din dito. Naku po! And 3 heroes down on the side of Forever Young. Nagkabawian. Although nakuha ng Forever Young yung Midrax, pati yung bottom tower. Pero buyback, Juggernaut lang. At saka Sand King dito. Which is pareha silang buhay. So, pero hindi yata aabot. Ito, actually pwedeng mag-relocate sila sana dito, may backdoor protection pa ba tong mid lane? Wait lang, steady lang kayo. Aha. Ito na nga mga chong, magpo-push na itong LGD, 30 seconds pa yung DK. Naku po, kaya ba nila? Pero mababurst agad, I think may MKB, hindi wala pang MKB in Lifestealer, pero swerte naman ang hampas niya sa Juggernaut kanina. Hindi siya nagmi-miss kahit na naka-butterfly na yung Juggernaut. Pero ito, illusions sa illusions. Tuloy-tuloy lang. So yun talaga yung nalaglag from Ginto kay E-Home. Complexity Gaming, Faceless, Panty ni si... Gago. Tangi na kala ko seryoso, napakayo ka Ginto, okay? Pero 44 minutes into the game, tignan natin kung ano man nadagdag sa gamit nila. Ogre Magi with that Guardian Greaves. Ito, Nyx Assassin with that Lotus Orb. Gem of Trosite, nakakuha niya ulit. Shadowfin, going for MKB dito, mga tropa. 400 gold away na lang. Tapos ito, Lifestealer. MKB din ang balak niya dito for his next item. Ayun naman, yun pa rin. And Batrider, Shiva's Guard, halos ganun pa rin. Dragonite dito. Ganun pa rin. Grabe. Yung farm ng DK dito. Pero yung Sun King. Ganun. BOT. Yung boots niya dito. Silencer. Halos ganun pa rin. And Juggernaut. Going for MKB dito. Just a few golds away. Pero tignan natin kung magsisave siya ng buyback dito. Or i-yolo. MKB niya na to. Mga tropa. May prayer meeting ba mamaya? We will see tropang One Piece. Titignan natin. Help me Twitch Pinoy. What do you need help for, Bang Boy? Oh, you're exploding. Twitch Pinoy, pag nagpo-post ka rin ba sa group ng top 5 everyday? Hindi naman everyday pare, pag trip ko lang. Matagal pa naman Christmas pare. Tsaka hindi naman ako everyday nag-stream. Ngayon lang kasi wala akong mga pasok. Pero ito, 9 face bomb. Itong si Yahoo sa baba mga tropa. Kalungkutan gaming yan. Buyback status, wala. So, that's a good thing. Goody-goody for LGD. 1 minute mawawala dito si Sad King. And I think Roshan will be up very soon. Pero ito, ang kupunan ng Forever Young. Ito, malapit na yung Roshan. Ito, pare, yung naglalaban ngayon is LGD. Pati yung LGD Forever Young, pare. Steady lang. Aha, nag-iipon nga ng buyback dito yung Juggernaut para mabili niya ng MKB niya. Para mo malaman sino top 5 sa Pogi Points, paring poll kay Gan. You can join my Facebook group at facebook.com/group/TwitchPinoy. Twitch Pinoy, ano yung prayer meeting na yan? Yan ba yung nasa Discord? Oo, paring Watayuk, yun yung nasa Discord. Aha. Kaya kailangan yung sumali muna ng groups ko sa Twitch Pinoy Doodles.
niya, facebook.com/group/twitchpinoys. Dahil minsan nagpo-post ako doon ng prayer meeting, mga tropa. Thanks. Mm-hmm, steady. 47 minutes into the game, mga chong. Hey, bigat. One wrong mistake will cost the game. So, ito. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Ito. Naka-invest bomb dito. Next assassin. They are going for the top lane dito. Pero Roshan up na ba? Ito, kinukuha na. Dito na forever yung Roshan. So, let's see. Yung cheese hindi kinukuha. Kinuha ng DK yung cheese, mga chong. So, ito. Tingnan natin. Next clash. Pero ito, Vendetta boy. Nakaabang na dito. Mag-out na sila. Knowing nakakakuha lang ng Roshan dito ng forever yung mga tropa. For real? Kind of. Sa prayer meeting slash networking. Aha. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Pang open-minded lang para yung Jetrix. Pang open-minded lang. Sa, para sa mga kalalakihan. Pwede rin naman sa mga kababaihan. Pero kailangan open-minded sila. Aha, tuloy-tuloy lang tayo dito. Shoutout sa ating 111 viewers. Thank you for staying and hanging out. Sa mga hindi pa natutulog dyan, GG. Good luck sa inyo. Sa mga nakatulog na at nakakapasok pa lang sa stream, welcome, welcome. Ako nga pala si Twitch Pinoy. Make sure to follow the channel, mga tropa. So, join muna kayo sa ating sa Facebook group ko at magpo-post ako dun. Po-post ko rin dun yung Discord natin. Amen? Amen. Power? Power. So, wala pa akong energy ngayon. Mamaya-maya magkaka-energy ako. Pag napag-dinner na ako. Gaano ka open? Basta open-minded. Mystic Candy, pwede ka doon. Actually, yung FB link mo nga kanino ko pa hinihingi, hindi mo nang binibigay. Pero ito, Rax kinukuha na. Nag-dragon form na dito. Itong si DK. Yung SF nasa top lane pa. Pati yung Ayo. Let's see kung i-relocate. 45 pop, makuha agad. Itong Barrax, alam yata na walang TP yung nasa taas. Ito, tier 4 tower na kinukuha dito ng Forever Young. Nagpo-push pa rin yung nasa top lane. Pero yung tier 4 dito, wala ng 45 mga tropa. Hinuli yung nasa likod, mga chong. Nagkabakbakan, pinalaga nila dito. Ito, Omni Slash, yung Ogre Magi. Namatagi agad yung Ogre Magi dito. Pero Epicenter, nahuli. Namatay dito yung Ayo. Nag-buyback naman, 3 heroes lang dito. Ito, nag-C5-backan na. Pero yung Lifestealer, wala nang buyback dito, mga tropa. Delikado sila dito. Hindi pa hinampas yung puno, mga chong. Ito, Juggernaut is doing it, mga tropa. Barrow Strike. Ito, unahin nyo na yung puno. Si Yao mamamatay pa dito, mga chong. Ito na. Ito na. Ito na nga. At ito, GG, well played, mga tropa. LGD Forever Young nakuha itong Game 1. Ito ang Best of 3 series natin, mga chong. GG.